Saan kayo nito? Mr. Chair, Mr. Chair, yung ibig ko pong sabihin, inutil yung monitoring nyo. Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. No, answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Mr. Chair, tinago po ito sa amin, nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, after the fact? Yes, Your Honor, kasi sa amin po, pagkahalimbawa... Then that's BS. After the fact, nyo nalaman na may relationship. Na namatay po siya, kasi siyempre tinanong ko yung... No, kaya nga eh. Mr. Chair, kasi pagpatay na siya... I'm sure bago nangyari itong pananakit kay Julie B, meron na siyang mga ginawang pagkukommunicate sa inyo, sa FRA. Bakit wala po kayong ginawang aksyon yung inyo pong kumpanya? Mr. Chair, allow me to reveal po yung total story dito, yung complete and the truth. No, sir. Nung mga nakaraan, I'm sorry, I thought nung una, ikaw talaga ay representative ng mga OFWs. Yung pala, ngayon ko lang nalaman, representative ka ng isang recruitment agency. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy na. Yes, sir. Direct to the point. Sir, pakisagot lang. Yes. I'm not gonna give you meron, the meron, meron para po. Magpasikat dito at parang lalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you are not. Bayani ka sa recruitment agency na represent mo. Yes, Your Honor. Yung mga communication po, meron naman po yung sa monitoring. We have actually one conversation at pagka minomonitor namin, may reply po si Ranaran. At ang sabi niya naman, yung kanyang employer, wala naman po siyang traces na sinaktan siya or merong hostile working environment. And as a matter of fact, tinicheck din po namin yung mga TikTok, yung mga Facebook, kasi tinitingnan namin kung any post po ba na nangihingi po siya. No, sir. Tulong. I'm sorry to interrupt. No, sir. Yes, Your Honor. No, sir. Alam mo, ganito yan eh. Ang isang victim, okay, even before she becomes a victim, meron ang pahiwatig yung predator. Okay? Meron dyan una, pahipo-hipo lang. Doon pa lang yung OFWs natin, I'm sure she would have contacted you already. Meron na yung sinasakta na siya, kinikwelyuhan na siya, or minumura na siya. Doon pa lang yung OFW should have communicated that to you. Or it should be the other way around. Nagtatanong kayo sa kanya, I'm sure sinasabi niya. Kung marunong lang kayo magtanong, o baka nagsisinungaling ka. Kasi kung tinanong mo, kumusta ka dyan? Ano ang treatment sa iyo ng mga amo mo? Anong kalagayan mo dyan? I'm sure Julie B. would have said to you na, o nga, itong anak ng amo, salbahe to, si amo mabait, pero itong anak ng amo, salbahe, bakit? O sige, usap tayo. Di ba? Pero hindi nyo ginawa. Yes, Your Honor. Yung official report talaga sa amin, there is a relationship po talaga. That was what reported. Relationship? Meron po silang relasyon. Kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. And yung mayroon na po itong investigation and even the cellphone po ni Ranara, nandun na po yan. What proof do you have? It was para sabihin na there's a relationship. Kasi pangit ito, nagsasalita ka, patay na yung tao. She can no longer defend herself. Yes, Mr. Chair. So, give me proof na meron siyang relationship dito sa Mr. Chair, the information that we get, ito yung aming foreign agency, maaga pong nag-report doon sa ating Philippine Overseas Labor Office sa amin. There is a relationship po talaga. That was reported. Meron po silang relasyon. Kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. And yung mayroon na po itong investigation and even the cellphone po ni Ranara, nandun na po yan. What proof do you have?
it was para sabihin na there's a relationship. Kasi pangit ito, nagsasalita ka, patay na yung tao. She can no longer defend herself. Yes, Mr. Chair. Give me proof na meron siyang relationship dito sa Mr. Chair, the information that we get, ito yung aming foreign agency, maaga pong nag-report doon sa ating Philippine Overseas Labor Office. Okay, nagsabit po ng report. So nagsabit ng report? Yes, na meron. So anong ginawa nyo nung malaman nyo na meron? Halimbawa na lang. Okay. Granting na talagang totoong pinagsasabi mo at hindi ka nagsinungaling. Yes, Your Honor. You're not lying to your teeth. Yes, okay. Mr. Chair. Ganun nga talagang nangyari. So bakit wala kayong ginawang hakbang na alam niyo naman bawal ang isang OFW makipag-relationship sa kanyang amo? You should have done something. But you did not, right? Mr. Chair, tinago po ito sa amin. Nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, ang point... You mean after the fact? Yes, Your Honor. Kasi sa amin po, pagkahalimbawa... Then that's BS. After the fact niyo nalaman na may relationship, sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong... Sa embassy po, after na namatay po siya. Kasi, siyempre, tinanong no, ko yung... No, kaya nga eh. Mr. Chair, like, Mr. Chair. Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya. Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa position paper namin. Yung pong investigation na sinabit po officially sa... Polo. Just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, sir. You cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Can Chair. I ask you to tone down your voice? Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Okay, Comsec, paki-administer ang oath nitong si Attorney Castillon para malaman mamaya pag nahuli ko itong managsinungaling. Sige. Attorney, please stand and raise your right hand. Do you swear to tell the truth in this public hearing, the whole truth and nothing but the truth? Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I think we must also... Mr. Chairman, if I may, just a very quick intervention. Kay Attorney, no, you made mention all these things that you're talking about, and we're kind of surprised, you know, kasi you cannot just make statements like that without any proof. Tama si Mr. Chairman. Overwhelming proof. But granting without admitting that you are correct, is there an abuse? May abuse na eh. Anong ginawa nyo? 17 years old and 35 years old, wala kayong pagdududa? All of a sudden, hindi, okay na, I'll take what it is. Kung ano yung sabihin ng FRA, you take it what it is. By the way, yung FRA, ikaw, alam ko, suspended ka na, pero yung FRA, biniimbestigahan pa. Ang last na binanggit sa atin is January 27. We wanted to find out kung meron ding update dito. So, ano yung ginawa nyo? May abuse eh na nangyayari. Hindi nyo ba naisip? 17 years old, 35 years old. Mr. Chair, yung aming action po talaga, kami po is nagmo-monitor po talaga. Under the law, pag nalaman po namin kahit ano pong insidente, kung halimbawa may meron pong pang-aabuso, maski po hindi sinahuran, within 5 days, required po talaga ang agency. Otherwise, masususpend po sila. Now, upon knowledge, kasi nalaman ko po ito sa GC. Actually, nauna po ako talaga nakakuha ng report kasi may GC po kami ng mga advocates. Now, nung nilapag po yung news na yan, immediately nalaman ko na namatay. Now, right then and there. Sir, namatay na eh. Yes po, right then and there. Ang pinag-uusapan natin nung hindi pa patay. Mr. Chair. Kaya nga iiwasan natin eh. Mr. Chair. And don't lecture me about the law. Mr. Chair, kasi kung naipaalam po talaga sa amin yan, kasi yung kanila pong activities, yes po. Before we continue, I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Ayan, Senator Robin. Go ahead. Mr. Chair, kami naman po doon sa pagkamatay, aminado kami doon at talagang nakikiramay kami at talagang dapat maparusuhan. At yung pong sa aming ginawa, Mr. Chair, kung napaalam po sa amin na... Napaalam? Ganun, hindi mo inaalam? Mr. Chair, yung unang... Kanina ka pa eh. Patay, lagi mong gustong sabihin yung patay na. Pagpatay na, wala na tayong magagawa. Mr. Chair... Yung sinasabi ko lamang po, yung bang kailan po ba talaga naparating sa amin yung incident? Yung insidente po. So you mean you're not monitoring? Yes, Mr. Chair. Because if you're monitoring, you already know that she's being abused.
na, yung pagmo-monitor namin, pagtiningnan naman po namin, wala po kasi even sa reply na na-receive namin, okay po siya eh. Meron po kaming conversation na nag-reply po siya, okay ako dito, mapait ang amo namin. And then nakikita namin po sa Facebook, sa TikTok, everyday po siya nakapag-post sa TikTok, everyday din po siya nakakapag-post sa Facebook. Kasi po sa dami po ng aking mga inaayos din po ng mga overseas Filipino workers, normal po sa isang, minsan hindi nga po sinahuran or binugbog, nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog siya, nangyayakulong. Yes po, Mr. Chair. Okay, binanggit mo rin lang yung pagpo-post. Ano yung mga pinost niya sa Facebook? Wala ba siya mga insinuation doon na she's being abused already? Mr. Chair, like for example, ang nakalagay po doon sa Facebook, ito, this might be very sensitive, right. Mr. Chair. Teka lang. Alam mo, a day before eh, January 2020, yes po, Mr. Chair. Ira Nara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo, na may dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, na-report, yes, na-report. Pero siya sa... Pero sinasabi mo kanina, okay. Na-report po sa parents. Naloloko mo kami. Mr. Chair. Sinasabi mo kanina, okay eh, di ba? Parang walang problema eh. Everyday, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung ibig ko pong sabihin, nung nireport po yung insidente na yan sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair... Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Day before she died, ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Mr. Chair, yung sa amin lamang po, kung nalaman namin yan, hindi rin naman namin... Kasi, okay. Mr. Chair... Dali lang, makasingit. Okay. Apo, Mr. Chair. So, sabi mo, tinong kita, kasi sa TikTok niya, okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inaabuso na? At meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Apo. At ano yun? Dalawa po yung natatandaan ko doon, yung sa aking mga tumatak lang po. Yung una po is kung masama raw po yung pumatol sa bata, I'm sorry. So yung pong isa. Tapos meron din okay. po akong nakita doon kagaya ng madami pa po, Mr. Chess. Pero so yun. Therefore, alam nyo na pala na may nangyayaring hindi tama. Then you should have held her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo? Julie B, mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. You should have talked to the employer. But you didn't do anything. Mr. Chair, yung pagtingin po doon, nakalkal lamang po yung Facebook at saka yung TikTok. Nung pumutok na po yung balita, na kasi we were trying to check kung yung sa TikTok ba nangingi po siya ng tulong. That's just the intention why we're checking agad-agad yung Facebook. Baka, Therefore, hindi nga kayo nagmamonitoring kasi kung nagmamonitor kayo din, nakita nyo sana yung post niya sa TikTok. Ang part po ng that will be part of your monitoring system na chinecheck nyo yung mga post niya sa social media. Wala naman masama kasi public naman, di naman private yun. So dapat merong nagmamonitor sa inyo because that's the only way na para malaman nyo yung kalagayan ng OFWs natin because doon sa social media, sinasabi niya ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Yes. So if you only do the proper monitoring kasama yung pagmamonitor ng mga posts sa social media na nakita nyo na sana yon, then you should have talked to her. Yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair. Dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA kasi both agencies required. No, sir, huwag ka mag-punch yung pilato, huwag ka mag-presto ang kamay. Very simple lang sa akin. Yes, po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga post niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama na loob, kung ano pa man, etc., etc. Then dapat, meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yon. Then, kung nahuli nyo na yon, yung kung talaga may ganun na post, then you should have talked to her.
should have called the attention. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin, so I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yun. Ang sa amin po, Mr. Chair, yung sinasabi ko talaga, yung pag-trigger ng pag-check namin doon sa TikTok, normally Facebook lang po sana. Kasi nauna po kami, hindi namin nakita yung TikTok, Facebook, maaaring sinicheck namin. Pero yung sa TikTok, dalawa pong TikTok account, late lang po ito at ang mga naglilitawan lang po sa amin. Kaya nakita namin na mayroong TikTok account, check nga natin ito, baka kako mayroong nanghingi ng tulong dito sa account niya. Pero normally sa Facebook, pag-check po ninyo, wala po doong any trace po na nanghihingi po siya ng tulong o di kaya nabugbog po ba siya or yung ano. Kasi yung... Kayo, gaano ba ka, kadalas kayo pa'y gumagawa ng monitoring sa inyo? Hindi lang kay Julie B. Kundi sa lahat ng mga workers ninyo. Yes, Mr. Chair, thank you very much para ma-explain ko po yung... Hindi, sa direction lang. Sabi mo, once a week, twice a month. Weekly po, Mr. Chair, Every week? Yes po, dapat weekly. Twice. Anong dapat? Weekly po. Sinasabi ko, dapat weekly talaga sila. Ms. Michelle, weekly? Actually, Mr. Senator, daily po, meron pong nag-iin ano, sa amin sa OMS, nag-a-update. And then... Okay, daily? Yes po. Ilan ang gumagawa ng monitoring na nag-record? Normally po, also ito. Welfare is isa lang. But if, isa lang? Okay, yes, isa lang. Pero, now, wait. Wait. Isa lang. Ilan ang workers niyo sa Kuwait na na-deployed? 150 as of this month. 150? Yes. So, 150, isa lang ang nag-check, nag-monitor? Let me finish po, Senator. Actually po, isa ang sa normally sa ano, sa... Pero, if there are slack time naman po, I allow my, some of my... I delegate the task kung sino yung hindi ano na, mag-monitor din siya. So, I'm delegating the task as well to others na ano na hindi busy po, Your Honor. Alam ko nga. Noong January 23, during a consultative meeting, Attorney Castillon, nakalagay dito, ikaw ay representative ng OFW. Ako OFW. Yes, Mr. Chair. Bakit ako OFW? Dapat nilagay mo, ako representative ng recruitment agency. Mr. Chair, marami po you kasi ako. You misrepresented yourself. Yes, Mr. Chair. Marami po kasi akong sinasalihan talaga ng organization. Ako rin po ay legal advisors ng mga OFW advocates. Pinagsasama ko po yan yung pagiging... No, you misrepresented yourself. Kasi kaya nga binigyan kita na maraming pagkakataon magsalita. Nung last hearing, pinabayaan lang kita thinking na ikaw ay pro-OFW. Eh, ikaw ay pro-recruitment agency. You cannot have two masters. You never should do that. Na... Ikaw ay pro-OFW and then pro-recruitment agency na alam naman natin itong recruitment agency ay palagi nireklamo ng mga OFW dahil sa walang ginagawang aksyon para ma-address yung mga problema. So ang ginagawa mo, namamangka ka sa dalawang ilog. Either recruitment agency ka representative or ikaw ay representative ng OFW. The last time you were here, you misrepresented yourself by addressing yourself as ako OFW. Mr. Chair, let me explain. Ako po kasi ay nagtatag ako po ang nananawagan ng pagkakaisa ng recruitment agencies, welfare officers, yung mga advocates po at saka workers. That's why I actually put up an organization, yung tinatawag po na Swarm, kasi napansin ko kasi nag-aaway-away po sila. So I was the first one to make a call na kung po pwede sana po magkasama-sama na po yung sa PRAs, yung mga advocates po natin. So you are representing all the recruitment agencies in the Philippines? I am no Mr. Chair, I have clients lang po, Mr. Chair, not all. Kasi marami po, Mr. Chair. Mga clients ko po, mga nasa hundreds po. How many recruitment agencies are there in the Philippines? Mga less than a 1,000 po ata sa land base. Mga nasa 1,000 siguro po, more or less. How many recruitment agencies do you represent? Mga nasa hundreds po, Mr. You represent also Catalyst? Yes, Mr. Chair. So you know very well that Catalyst has a lot of violation. Yes, Mr. Chair. So you can answer my questions. Yes, Mr. Chair. All right. How many cases? Ilang kaso meron ng Yung pending na lang po namin ngayon is nasa 7, Mr. Chair. Yung ilan? 7 po ang pending. Hindi ba 12? Yung pong 12, nagre-reflect po kasi sa system 'yon. Pero yung 12 po, that's correct po, pero yung active po namin ngayon na ano na inaayos. What are these cases all about? Yung mga cases po na yan is lahat po ay recruitment violations. Excuse me? Recruitment violations. Oh, recruitment violations. Yes, Mr. Chair.
Excuse me, I see Mr. Ardal Ignacio raising your hand. Are you raising your hand? Thank you very much, Your Honor. Mr. Chair, I would like to buuin ko lang po yung sinabi ko kanina para yung pregnancy ay masaran muna natin yung information. Mr. Chair, can we ask Attorney Panyera, pakipatay naman yung mic mo. Para, ayan, thank you. Yung pong autopsy report from Kuwait, marami pong binanggit, fractured skull, face, lower jaw, recent bruises, ravaged brain. But there is no categorical mention here of pregnancy. So we would like to clear that. Autopsy came from Kuwait? Yes. Kuwait? Mr. Chairman, kasi napansin ko lang, hindi din siya representative nung Kuwaiti suspect. Hindi, okay, thank you. Mabuti na kasi baka mamaya kukuyugin ka rito. Hindi kami ha, baka sa labas kukuyugin ka. Huwag naman sana. Okay, what are these recruitment violations? Seven. Yes, Mr. Chair. Ano ito? Can you... pwede mo ba isa-isahin yan? Medyo... Yung nature po kasi ang dami pong mga provisions yan. Pero yung term po kasi na recruitment violation, Mr. Chair, definitely yung sa rules and regulations. Pag may na-violate ka po doon, pagka dinakit po talaga yan, idadakit nila as term po talaga, general term is recruitment violation. But it does not necessarily mean na the agency is very notorious kapag ka meron siyang RV. Kasi minsan kahit yung... They have seven recruitment cases. Hindi pa ba considered as notorious yung... Mr. Chair... maraming salamat po. Explain ko lang po kasi minsan ang ating recruitment violation, yun po kasi ang term na ginamit ng rules. Pero kahit po halimbawa pumunta po ang PUA, naganap ng financial statement, wala po. That is a recruitment violation. Pumunta po halimbawa sila sa isang office tapos may nakita po nila yung mga advertisement doon, wala pong mga license number. That is a violation. Recruitment violation na rin po yun. Kasi classified po siya into three: serious, less serious, at saka light violation. So even the lightest violation. What are the status of these cases? These are all pending. Nasagutan po namin yan, Mr. Chair. And sa mga cases naman namin, mostly po na nadidismiss din po, Chair. At Mr. Chair, meron din pong kaso kasi na... magaling ka magpa-dismiss ng mga kaso na ipinipay laban sa iyong kliyente. And so why represent yourself as a co-OFW? Mr. Chair, like I mentioned... So pinapa-dismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinali mga OFW sa mga recruitment agency. So, therefore, hindi ka representative ng OFWs. Representative ka ng mga loko-lokong recruitment agency tulad nitong nirepresent ni Ms. Rachel Durugas. Rukas. Mr. Chair, yung po kasi mga kaso, katalagyan yung in-re proceedings, Mr. Chair. No, sir. 100 recruitment agency nirepresent mo at galing mismo sa bibig mo. Yes, Mr. Marami, Chair. May mga napadismiss ka ng mga kaso. Diba? So, napinal ng mga OFWs. Penalize din naman po yung iba, exactly. Sir Chair. So, therefore, iba po. You're representing the agencies, recruitment agencies, not the OFWs. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. Saan nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency? Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita, kitang pinasalita, siguro. Isang oras ka ata nagsalita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Hindi nabilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. Mr. Chair, sabi ko nga po, Mr. Chair, po ay... nag-view po ng organization. Sir Chairman, if I may, I think we have heard enough from you, sir. Just an administrative matter, Senator Jinggoy. Please. In the light of what Admin Arnel Ignacio made mention to all of us, na may proof, na may na negative for pregnancy, etc. May I move, Mr. Chairman, that the statements made by this attorney... Castillon be deleted into the records of this committee, Mr. Chairman. Very damaging po yung sinabi niya nang walang basis eh. So I just wanted to make sure na it's deleted in the records of this committee. Mr. Chairman, I was gonna tackle that. I second, Mr. Chair. Anything okay, yes. About the reproductive health of the deceased should not yes. be included in the records in the light of the statement coming from Administrator Ignacio referring to a medical certificate. Huwag na natin siraan yung patay na. And in that regard,
I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I'm sorry, Mr. Chair. Kasi record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Now, dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya, sabi hindi. Pareho naman galing niya sa Kuwaiti government. Magkaiba so, po, Mr. Chair. Dapat ka nagdoktor-doktor ka. Dapat hindi ka attorney. Dapat doktor ka. Quack doktor. Hindi po, mga Mr. Chair. Dokumento. Ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is merely dependent upon... No, sir. Kasasabi mo lang na diyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. This is official. Ayan, no, galing sa Kuwaiti government. Official. This is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? It's from the Kuwaiti government, the first autopsy that we acquired. Yes. Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair. Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo ba lang chine-check to make sure, check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? Sino nagbigay sa'yo niya? Ito po yung paunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency? So not the Kuwaiti government? Kuwaiti government. Ito, Kuwaiti government eh. Yung pala sa'yo, foreign agency. So pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Chairman, I think he is about to issue an apology. Okay. Yes, I apologize and I do not object for the deletion. Thank you, Mr. Chair. I apologize. You have no right to object. I'm sorry. I apologize. Lecture us. Apologize to the committee and to the family of the deceased. I apologize to the committee, Mr. Chair, and to the family of the deceased. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. Okay. Tapos na tayo doon. So, Mr. Chair, inamin mo na mali ka at inamin mo na mali ang dokumentong yan at nag-apologize ka sa family ni Julie B. Yes, I apologize, Mr. Chair. Can we hear it one more time? I apologize, Mr. Chair. Okay. So maliwanag na tayo diyan. Next time kasi abogado ka pa man din, di ba? Yes, Mr. Chair. Kayo sa inyo sa law school nyo, kung saan ka nag-graduate? Ganun ba ang turo sa inyo na basta-basta lang kayo magsalita na hindi pa na-verify yung facts na pagagalingan ng iyong sasabihin? Okay? So anyway, I'm not a lawyer, pero this is like common sense siguro na dapat chine-check mo muna yung mga facts na sinasabi mo, especially if these are sensitive information. At least siya galing sa Kuwaiti government, ikaw pala galing sa FRA. You should know better. You're a lawyer. Dapat kumuha ka rin sa Kuwaiti government. Huwag kang umasa sa FRA. Kasi ang FRA at saka itong opisina ni Ms. Rucas, pwede naman magsabwatan yan para pagtakpan yung isang problema. Anyway, now let's move on. Okay na tayo dyan. Okay. Huwag mo na ulitin ha. Magpakabait ka na. Okay. So, ano pong pwede natin gawin ngayon? Bukod dun po sa mga suggestions ko na para matigil na po itong ulit-ulit na lang pang-abuso, pagmamaltrato, pagmamurder sa ating mga OFWs. Yusek Olalia? Or sir, si Admin Arnel po may be recognized. Thank you very much, Mr. Chair. From the experience of OWA, most of the cases that escalates into violent stage, such as what happened to Julie B, usually stems out from conflict of culture. Ngayon po madalas sinasabi natin, kailangan yung ang Pilipino ay mag-adjust lagi sa kultura nila. No, in case, this is just my humble suggestion. Now, in case we'll be talking to the government of Kuwait, or for that matter, any other government who loves the Filipino. Now, why do they love the Filipino? Kasi masayahin tayo eh. Malambing tayo, and we are the only people in the world na marunong ng malasakit. Wala pong kahit na anong nasyon ang naiintindihan ng malasakit. Now, what is my point? Para po ito ay manatili yung gusto nila na quality natin. Palagay ko po, suggestion ko labang naman, na sa kahit na anong agreement, kailangan payagan mo ang Pilipino sa kanyang pamamaraan ng buhay. Yung pong TikTok, sa atin po, wala yung harm. Ngayon sa kanila meron, but they have to accept that because you want a Pilipinong malambing, may malasakit, ito ang bumubuhay dyan sa malasakit na yan eh. Mahalaga po sa Pilipino ang birthday, mahalaga sa Pilipino ang
ang kwentuhan, ang tawanan, ang marites. Ngayon, tinitingnan natin to na isang mababaw na bagay, pero yung hinahanap mo na kalidad ng Pilipino na pinipili ng napakaraming bansa all over the world, it emanates from this nature of the Filipino as fun-loving people. And kung aalisin mo yan, nasasabihin mo sa kanya, abay, dapat ganito ang sundin mo dahil kailangan, mawawala lahat yon. At pagka siya ay nalungkot na, sumimangot na yan, nasasabihin niya, gusto ko nang umuwi. And then, that is where the problem starts. Diba? Ako naman, Mr. Chair, if I may add. Okay, Senator, pakisingitang Senator Jigoy. Yung mga sinasabi niyo, thank you, Mr. Ignacio. Nasabi ko na yan kanina, doon sa pagdating sa bilateral talks, ito yung iano natin sa kanila, imposed, na magkaroon ng pre-engagement orientation, sinabi ko na yan, para ma-orient yung mga employers tungkol sa ating kultura at tradisyon, kung sino tayo mga Pilipino, nirespeto natin yung kanilang kultura at tradisyon, dapat respetuhin din nila yung kultura at tradisyon natin, which is point well taken. So, at least narinig po ng DMW. Okay, sorry, Senator Jingoy, go ahead, please. Thank you, Mr. Chair. Tama naman lahat ng sinabi ni Admin Arnel na kailangan na sundin natin yung ating kultura. Pero naman, pag nandun ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, kailangan din naman nila sundin yung kanilang mga batas. Dahil pag hindi naman nila sinunod yung kanilang mga batas doon, eh, makukulong din yung ating mga OFWs. Kaya siguro, kailangan siguro, bago pumunta sa host country, kailangan siguro magkaroon ng orientation ng ating mga OFWs. Kung ano talaga ang kanilang mga batas, halimbawa sa Kuwait, o sa Qatar, o sa Dubai or sa Saudi, kailangan siguro ma-orient fully. Dapat ma-fully orient yung ating mga OFWs. Senator Jingoy, meron na tayong PIDOS. Doon sa PIDOS, in-orient yung OFWs, mga do's and don'ts, and then post-arrival. Meron sila. So, ang kulang lang talaga yung orientation. Yung sinasabi po ni Mr. Ignacio na dapat ma-orient yung mga employer tungkol sa kultura, tradisyon natin na tulad mong sinabi, I agree, we're happy people. Kapag may problema, hindi natin dinidibdib, kinakalimutan natin, we do something not to forget our problem. And one of those things na para to relieve stress is mag-TikTok, makipag-communicate sa mga kaibigan, makipagtawanan, makipag-marites, na they should respect that because that's our culture. As long as hindi nakasakit sa kanyang employer, hindi nakasakit sa kultura, tradisyon ng mga ng host countries, na employer. In this case, yung nag-TikTok na binugbog, nag-TikTok siya sa loob ng kwarto siya, nakakulong siya. She was inside her room. Siguro, narinig na merong music, she barged in this employer, pumasok sa pilitan para lamang sabunutan, saktan yung OFWs natin. So, that kasama dapat dun sa sinasabi nyo nga, pre-engagement orientation, yung suggestion ko. Diba? And then yung neuropsychiatric exam, very important yun. Kasi, paano natin malaman na may topak na pala yung employer o anak doon? Diba? Dapat they have to pass that. And then, police clearance dapat. To make sure na, kasi, bago lumabas sa ating mga OFWs, katakot-takot na clearances ang kailang ma-present. Diba? Ay, dapat ganun din ma-employer. Health clearance din. Baka mamaya, may mga TV. Tuberculosis, yung employer, di mahawaan pa yung OFWs natin. Dapat meron din sila. Kung anong pinagpagawa sa ating mga OFWs bago pumunta doon sa abroad para magtrabaho sa isang household, ganun din dapat ang gawin ng mga members of the household, all the members of the household na pagsisilbi ng OFWs, magkaroon ng health clearance, police clearance. Di ba? Para patas. Huwag yung palagi lang tayong baw na baw sa kanila. Dapat patas. Two-way street yan, hindi one-way street. Go ahead, Senator. If I may, Senator Jingoy. Yeah. Thank you, Senator Jingoy. Thank you, Mr. Chairman. I promise the body that in this hearing I would raise some very important issues on policies, Mr. Chairman. And I think we have seen this over and over again, as made mentioned by Senator Tolentino. Nakakainit po talaga ng ulo, Mr. Chairman. Taon-taon po, for the past 6 years na ako yung chair ng Committee on Labor, taon-taon ho, may ganito po, Mr. Chairman. Nakakalungkot, talagang nakakagalit. Kasi, for example, Mr. Chairman, hindi po ito unang pagkakataon na humingi yung kababayan natin ng tulong doon sa recruitment agency at hindi natulungan. Si Villavende, ganun din po, humingi muna ng tulong bago napatay. And
it fall on deaf ears, Mr. Chairman. Ang nangyayari, ika-cancel lang yung recruitment agency. Isususpend, ika-cancel. Kung ika-cancel, after a while, magtatayo ng bagong security ng recruitment agency, nandiyan na naman ulit, Mr. Chairman. So, paulit-ulit na lang, Mr. Chairman. Kanina, may pending question po ako kung dun sa update, mamayan lang siguro bigay sa atin, yung update ng investigation ng Foreign Recruitment Agency. Baka lang meron po kasi yung latest was January, no? So, tignan natin, for example, itong nangyari na ito. Let's go to the bottom and the meat of the subject matter. For example, yung Kuwait. Si Senator Jinggoy made mention this during his privilege speech. Yung assessment ng receiving country, yung DMW's overall assessment sa Kuwait, talaga bang kailangan pa rin nating ipagpatuloy yung pagdadala ng I'm giving you all the leeway, ah. Hindi ako basta nagsasalita. Oh, mag-deployment ban na tayo. Because kahit mag-deployment ban, Your Honors, and with all due respect to some of my colleagues who are asking for it, and I cannot blame them for that, it appears na wala pong nangyayari, Mr. Chairman. Can I just show you one slide here, Mr. Chairman? Welfare cases in Kuwait from 2017 to 2022. Let me just show this, Mr. Chairman. Remember, and Senator Jinggoy, we talk about this in during your privilege speech. Nagkaroon ng deployment ban ng 2018 of February, nilift ulit ng May 2018, nagkaroon ulit ng deployment ban 2020. Ng January, nilift ulit after a month, February 2020. Pero tingnan niyo po yung total cases. Okay? 2018, from 6,000, 2019, bumaba, 5,000. Okay? Nilift na. Pagdating ng 2020, din nagban ulit tayo. Pagkatapos nating magban, ayan na naman, 4,900. After anong nangyari 2021, yung cases po lumago na naman, 13,351. So again, Mr. Chairman, I don't have the answer right now, but there seems to be something wrong with our policy. For example, itong Kuwait, another question. Yung labor law ng Kuwait, yung household service worker natin, hindi sila, correct me if I'm wrong, and please explain to us yung specific provision of the labor law of Kuwait which protects foreign workers. Yung Kuwaiti labor law also apply to household service workers, pero iba ho yung pagtingin nila. So, again, yung kafala system still exists. Kung may kafala system that still exists, kailangan pa rin ba? Because in our policy right now, Mr. Chairman, checklist lang po eh. Checklist. Pagka may ganito yung Kuwait, check. Pagka may ganito yung Kuwait, check. Pag may batas na ganito, check. Pero ano nangyari? Ba't lumobo pa rin? And I'm not blaming anyone. I'm just saying there's something wrong with our policy. Deployment ban, lift. Deployment ban, lift. But look at the numbers. Numbers don't lie. Alas doble yung ano po natin. So I wanted to ask ang sa assessment po natin, no? Let's just be specific lang. Ng bansang Kuwait, what's our assessment really? Okay, before you answer that, Senator Joel, tama ka nga. Deployment ban lift, deployment ban lift. Sa unang deployment ban, nagkaroon ng bilateral talks and then na-satisfy ng Kuwaiti government yung gustong mangyari ng ating gobyerno, kaya nilift. And same thing on the second deployment ban na lift. However, ang tatanungin ko lang sa inyo, or I would assume, na wala doon yung mga sinasuggest ko na kulang. Kaya nga itong masinasuggest ko na wala doon sa mga previous bilateral talks when a deployment ban was imposed and lifted later on, hindi siguro nasama yung neuropsychiatric exam. Wala po yun, di ba? Tama po, sir. Wala po sa dating DMV. Kasi karamihan sa mga naabuso ng rape, ng maltrato ng mga OFWs, they are probably not mentally stable. Kasi sino ba naman tao na sa tama pag-iisip na abusuhin, saktan, gawing parang hayop ang isang tao kung imamaltrato. Diba? So, doon masasara yan sa neuropsychiatric exam. And then sa police, Senator Joel, police clearance. Kasi marami na akong karanasan na
yung OFWs, matapos magsumbong sa isang recruitment agency niya, siya ay pinauwi. And then, siyempre, yung pinauwi OFW, bibigyan ng kapalit yun. Ang nangyari, inabuso yung OFW, ha? Ang nangyari, binigyan pa ng kapalit yung amo na kung saan nag-pull out ng OFW. Another kapalit. At yung kapalit, binugbog ulit. O doon pa lang sana, hindi na nagbigay. Yun sana, nasara na. And then eventually, malaman-laman ng police, may police character pala itong amo. Na dapat, trabaho yun ng recruitment agency. See? Kaya nga yun, Senator Joel, isa sa mga suggestion ko. And then, yung bang associations of employers and associations of OFWs, diba? Na on a regular basis sila yung nag-usap-usap, na naging magkakaibigan, magtulungan, magsabihan ng mga impormasyon na importante, proper dissemination of information to all the employees. Ito pala ang pangangailangan ng mga Pilipino OFWs. Hoy, mga employers, diba? Ito pala ang kasama sa kultura ng mga OFWs na sila ay mag-TikTok after office hours. Kasama pala sa kanila makikipag-usap sa mga kaibigan kahit na late in the night. Yung mga ganon, di po ba? So, these are suggestions na dapat isama natin sa bilateral talks. Isa pa, dapat magkaroon ng tinatawag na Filipino Festival na magdala tayo ng mga talis natin doon sa Kuwait, na ipakita yung mga na we're rich in tradition, marami tayong talents, para yung mga Kuwait sabihin, ay hindi lang pala ang alam ng mga Pilipino ay maging domestic helper dito, marami pala silang talent, then they will have respect. Magkakaroon silang respeto sa atin dahil nakita nila na we are a people with a lot of talents and rich culture and tradition. Itong si Senador Tulfo, Senador Jewel Villanueva, Senador Jinggo Estrada at si Senador Tul Tolentino. Itong si Attorney Castillion, pinadala ito sa siya ay abogado ng isang recruitment agency na kung saan ito yung agency ni Miss Julie V. Ranara. So ito yung OFW na pinatay ng anak ng kanyang amo na 17 years old pa. So although ito'y matagal ng balita, pero gusto ko kasing malaman ng ating mga kapwa OFW, since tayo o isang OFW, na mag-ingat tayo. Kasi kung mayroon tayong naramdaman na mga injustices, mga pangluloko, mga hindi ka nais-nais, umiwas na tayo at umalis na tayo. Dahil ang pera ay makikita lang yun sa tamang tamang tao. Kasi kung kumita man tayo ay miserable yung natin, yung buhay natin sa isang employer, ay umalis na tayo. Gusto kasi ng ating mga senador, sila ay mga legislature, na gumawa ang ating pamahalaan. Yung process owner ba sa mamamahala like DMW, na talagang tutukan nila at bigyan nila ng pansin, gawan nila ng paraan paano ito mawala ang mga incidences na kagaya nito. May precedence ba? So dapat magiging alisto ang ating gobyerno, lalong-lalo na itong Kuwait ay how many times to nag deployment ban. So deployment ban sa mga OFW na marami na kasing instances na napakarami, lalo-lalo na ating mga kababayan. Tama nga yung sinabi ni President Duterte na pag ang OFW ay umalis, expected yan broken family or yung kanyang pamilyang iniwan dito sa Pilipinas ay possibly ma-infested ng droga. Kaya galit na galit si President Duterte sa droga na yan dahil walang nagawa, walang nag-contribute na maganda sa atin, di ba? So, itong abogado ay nag-lie, maganda naman din manghuli. Ito si Senador Tulfo, si Senador Villanueva. Siyempre, hindi naman to sila umabot sa ganyang posisyon o magiging elected official kung wala itong mga utak. So, nahuli itong abogado, si Attorney Castillion, na siya ay advocate. Mayroon siyang
advokasya niya na sumuporta sa mga OFW, yung mga welfare ba ng ating mga kababayan o mga kapwang OFW, na isinulong niya na ganito, mayroong mga paano makaiwas o mga benepisyo na mayroon tayo sa gobyerno na sinusulong nila na magkaroon ng magandang ano contribution or suporta ang ating mga OFW. So, meron siyang advocacy para sa OFW, pero ito ngayon, pumunta siya sa Senado na represented niya yung ano recruitment agency ni Jollibee Ranara. So parang namamangka siya sa dalawang ilog. So ito naman kaya nga galit na galit si napasigaw si ano Senador Joel Villanueva dahil huling-huli yung pagsisinungaling niya eh. Imagine basta-basta na lang niyang sabihin sa mga senador dahil buntis, dahil may relasyon. So, madali lang kasing sabihin na may relasyon or buntis dahil wala na ang tao, patay na. Diba? Kaya, nakakapanglumo na mayroon talagang mga, supposedly, pag ikay abogado, although, nag-represent ka sa client mo, pero halata kasi na ano eh, hindi totoo yung pinaglaban mo na meron kang advokasya para sa mga OFW kasi hindi mo sana, ano, hindi ka magiging bias sa mga statements mo. Kasi mayroon talagang kapababayaan itong agency ni Ms. Jollibee Ranara. Walang monitoring, dapat mayroong monitoring, consistent yung monitoring ninyo sa inyong mga taong na-deploy mismo sa bansang yan. Kasi noted na maraming mga pang-aabuso, di ba? So sana mga recruitment agency, tingnan ninyo yung mga tao ninyo, lalong-lalo na sa bansang Kuwait at iba pang mga Muslim country na maraming mga history na pang-aabuso, 'di ba? So sana magiging wake up call ito sa ating gobyerno din na i-monitor itong mga recruitment agency na mayroong kapababayaan dahil tanggalan niyo ng lisensya at iban niyo. Kasi kawawa yung mga OFW lalong-lalo na pag na-deploy na meron parang precedence or merong history ng pang-aabuso at doon madideploy, kawawa din yung mga ano, ma-replace sa mga merong mga pang-aabusong history ng pang-aabuso, diba? Guys, kung kayo po'y bago lang sa ating channel, maaari ko po sanang maimbitahan kayo na ma-subscribe ang ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po, ingat po kayo palagi. Mahalin natin ating bansang Pilipinas.